Good morning mga katalapya. Kumusta na po kayo? Eto, as usual, maglalakad na naman tayo papuntang trabaho. Kaya samahan po ninyo ako sa aking pagpasok, sa aking pinagtatrabahuan. Sana nasa magandang sitwasyon ka at laging nakasmile habang pinapanood mo ako dito sa aking video. For today's video guys, ngayon ay Tuesday. Kung ang iyong pagmasdan, ang panahon dito medyo may kainitan ng konti nitong umaga. Pero okay lang pa naman at kayang-kaya itong lakarin. Kaya halina kayo guys. At hindi lang yun, mga ilang araw na lang. At tayo ay magkakaroon ulit ng half-day day off. Yun lang ang tanging hinihintay ko lang talaga ng isang linggo. May pahinga ka kahit pa paano. At mga ilang araw na lang, patapos na rin ang kanilang fasting of the month. At pagkatapos doon, ay magkakaroon kami ng tatlong araw na holiday. Oh, di ba? Saan ka pa? Grabe na ito! Sa tatlong araw ng holiday ko noon, pero sa tingin ko, hindi rin ako mag-i-enjoy guys. Ako lang kasi ang mag-isa, ano? Dahil wala pa yung aking kapatid na si Kakabs, na si Christopher. Yun lang kasi ang kabagang ko kapag during may holiday kami dito. Lakad dito, lakad doon, kung saan kami man makarating ng aming mga paa. By the way, kayo nga ba ay nakapag-amusal na? Ay nako, salamat naman kung ganun ano. Ako, bago ako aalis patungo sa aking trabaho, ako muna ay talaga ay nag-aamusal. Yun ay magiging tulong na rin sa akin kapag tayo ay gumagalaw at gumagawa ng mga trabaho natin. Ano ba talaga ang mas pipiliin ko muna sa panahon natin ngayon? Ang talino o madiskarte sa buhay? Para sa akin mga katalapya, sa panahon natin ngayon, mas pipiliin ko muna yung madiskarte sa buhay. Tanging yun lang ang magdadala sa iyo kung paano mo isurvive ang family mo sa naranasan nating hirap sa panahon natin ngayon. Bakit hindi ko napili sa ngayon ang talino? Katulad ko na hindi man ako nakapagtapos ng college, 'di ba? At pero ngayon nasaan ako? Eto, nandito ako sa abroad for about 29 years na ako dito sa abroad. Kaso nga lang hindi ko magamit ang talino dahil hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. At hindi lang 'yun, yung aking experience ko sa pagtatrabaho hanggang doon lang, 'di ba? Siguro kung ako ay nakapagtapos ng aking pag-aaral, hindi lang ito ang mararanasan kong trabaho. Siguro mas higit pa o sa mataas kung ano man ang aking nagagampanan sa aking buhay. Kaya napili ko ang pagiging madiskarte dahil lang yun lang talaga ang kaya kong ibigay ng aking sarili. At hindi lang yun, magmasipag ka lang, mabubuhay ka naman eh. Panatilihin, maging masipag at madiskarte. Yan lang, magdadala din sa iyo sa kahirapan ng buhay natin. Pero hindi ko sinasabi na huwag na tayo mag-aral, ano? Hindi naman sa ganun, ano? Kung may magpapaaral sa atin, oh, grab natin yun yun. Siyempre, no? May tao magpapaaral sa iyo, bakit hindi, no? Kaya dapat, kayo mga nakikinig at nanonood nito aking video, mag-aral po kayo kahabang may pagkakataon, magtapos kayo, lalo na yung mga kabataan natin sa ngayon. Hanggat may pagkakataon, mag-aral, magtapos. Para na sa ganon, pagdating ng panahon, hindi ka rin magsisisi sa sarili mo. Kasi kapag nakapagtapos ka ng iyong pag-aaral, ay nako, yung makuha mong trabaho, makukuha mo yun. Kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral. O paano na? Mamaya, bibigyan kita ng update kapag ako ay nandun na sa akin pinagtatrabahuan, ano? Tayo ay late na talaga. Late is real. Hindi ba ninyo naririnig yung hangin? Ang lakas, ano? At yung dugso ng hangin dito ay medyo may kalamigan pa. Kahit piliin natin yung pagiging madiskarte, pero kailangan pa rin tayo mag-aral at makatapos sa pag-aaral, ano? Kasi yun din ang magdadala sa iyo kung gusto mong bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Dito na mi, magbubukas muna tayo ng tindahan. Kahit na talagang ako ay late na. Kamukha ng sinabi ko sa inyo na bibigyan kita ng konting update dito sa aking pinagtatrabahuan bago tayo mag-start sa ating trabaho. Sa ngayon, papalapit ng kanilang pinaka-season nila dito. Ano?
mga ilang araw na lang ay yun ay patapos na. Kami nito ay maghahanda na ng mga paninda namin na puspusa ng pagtatrabaho nito. At sana, marami kaming customer. No? Ayan guys, kung iyong ito ay pansinin, ito ay mga candies lang guys. Ano? At hindi natin na sukat akalay na magagawa ng ganito. Kaya napakaganda naman kapag ito ay ilalagay mo sa mga tray na aming ginagawa na nilalagyan ng mga chocolates. May ganito rin na chocolate na hugis puso. Kung ito yung pansinin guys, tingnan yung mga flavor nila. Ito siguro strawberry ito. Ito parang dark chocolate siya. Ito naman ay white chocolate. It's so amazing, di ba? At magandang ipangregalo. Hanggang doon muna ang update ko for today. At sana nasiyan po kayo sa kapapanood nitong aking vlog. Thank you for watching, like and share. Ingat po kayo parati hanggang sa muli. Bye!